Dobri din. Welcome back dito sa ating channel. So ganito ang klima na makikita natin sa Czech Republic pagka winter season. So kulimlim, maraming snow at sobrang lamig. So bali ngayon negative 5 dito sa Czech Republic. So tatlong jacket yung suot natin. Ito, ako nga pala si Max De Leon. Kung bago ka dito sa channel ko, pakiclick mo na yung subscribe button at saka yung notification bell para lagi ka updated sa mga videong i-upload pa. Today's video, sasagutin ko yung tanong nung isa sa mga subscriber natin kung magkano ro ba yung basic salary dito sa Czech Republic at ano yung mga kaltas. Toto ka lang at tapusin mo yung video na to. So tara, intro, pasok muna. Bali yung i-share ko sa inyo na to ay based lang din sa mga nakalap kong impormasyon at mga nakakwentuhan ko na mga OFW din dito sa Czech Republic tungkol sa mga salary ito. So, bali ang basic salary dito sa Czech Republic ay nagre-range ng 15,000 to 20,000. Depende yon sa company o employer mo na mapapasukan. So hindi pare-pareho. Yun ay depende nga sa na mapapasukan mo. So nagre-range siya ng 15,000 to 20,000 koron. Koron money. So pagka i-multiply mo 'yun sa 2.30 kasi paiba-iba yung palitan dito sa Czech Republic. Depende. So nagre-range siya ng mga 35,000 to 47,000, mga ganyan. Nagre-range siya sa ganun pagka minultiply mo yung basic salary. Wala pang overtime yon. Kasi yung overtime, ano lang yun eh, parang bonus na lang yun sa atin, pang allowance dito. Huwag mo nang isama yun sa computation ng basic salary mo. Ano ba yung mga kaltas sa sahod natin dito sa Czech Republic? Tulad ko, bali dalawa lang naman ang kinakaltas dito sa sahod. Yung tax, saka yung insurance. Every month yun, every month na sasahod ka, laging yung dalawa lang na yun ang kinakaltas sa sahod. So tulad ko, under ako ng agency rito sa Czech Republic. So hindi ako direct hire. So sa mga susunod na video, share ko sa inyo kung ano ba yung mga benefits ng direct hire sa hindi direct hire kung dadaan ka na agency. So bali ako, under ako ng agency. Sa agency yung nagpapasahod sa akin. Sila yung may contact sa company na siyang nagpapasahod sa akin. So dumadaan pa sa kanila yung sahod ko sa agency. So sila na yung lahat, bahala sa ano. So matatanggap ko na sahod ay malinis na, neto na. Sila na rin yung nagbabayad ng insurance, ng tax, lahat na. So balik tayo sa topic natin. So yun lang dalawa na yung bawas sa salary natin. At ang tanong pa ng subscriber natin, Sir Max, kakasya ba yung sahod yan sa Czech Republic pagka malaking pamilya sa Pilipinas? Kakasya naman yan, depende sa mga partner natin sa Pilipinas. Kung magbubuhay mayaman o magbubuhay ng simple lang, kakasya yung pagka sumasahod ka rito ng mga
nagre-range ng 40 to 50,000. Kakasya na yon. Halimbawa, dalawa ang anak mo, kakasya yon. Lalo na madiskarte yung partner mo sa Pilipinas, hindi maluho. Kakasya yung sahod dito sa Czech Republic. O yung iba nga dito, nakakaraos, nakakasurvive. O eh, tayo pa kaya na ano, simpleng pamumuhay lang, wag masyadong marangya. Dahil pangit din naman yung ano, dahil dito, siyempre, pagka nagpadala ka sa Pilipinas, dito, tulad ko, siyempre, konting tipid din. Dahil para matamasa natin yung magandang buhay sa Pilipinas. Dito, okay lang magtipid-tipid kahit pa paano. Pero siyempre, huwag mong titipirin yung sarili mo dahil tayo nagtatrabaho dito pagka nandito na rin kayo at nagtatrabaho na. So, yun lang yun. Yun yung mga kaltas. Yun lang din yung mga ipapayo ko na mga pupunta rito sa Czech Republic at magtatrabaho. So, bali tulad ko, under nga ako ng agency. So, sa pinirma ako na kontrata, bali hindi na sunod yung nasa kontrata dahil may usapan kami ng agency na ganun nga, ang per oras ko ay naiba. So, medyo maganda-ganda yung nakuha nating salary dito sa Czech Republic. Bali yung isinyer ko sa inyo ay mga basic salary lang ng mga ibang company. So, sa sitwasyon ko, iba naman yung salary ko dito. So, medyo mataas-taas yung nakuha natin na wages na binigay sa akin ng agency ko. So, i-share ko na lang yan sa inyo sa mga susunod na video ko kung ano-ano ba yung mga benefits nga na nakukuha ko sa pagka hindi ka direct hired at hired ka with agency. So, yun na siguro muna yung ma-share ko sa inyo about sa kung magkano ba yung salary dito sa Czech Republic. So, sana nag-enjoy kayo dito sa maigsing video na to. Kahit pa paano, may natutunan kayo. Kung bago ka dito sa channel ko, pakiclick mo na yung subscribe button at notification bell para lagi kayong updated sa mga video pang i-upload ko. So, mula dito sa Czech Republic, kita-kita tayo sa mga susunod na video. Ciao.